Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss too. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Di ba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League Chapter 542. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga, binigyan nga ng respeto ng dalawang power forward ang bawat isa. Upang maging maganda nga ang kalabasan ng laban ng ito, kaya naman minsan mo lang makita itong si Topper na magseryoso sa laro. At ngayon ay nakikita na natin yan ang epekto ng may pulang buhok, panigurado laban ng ating masasaksihan. Wika nga nitong si Miss Vivian, samantalang sa kabilang panig nga itong Sakuragi ay punong-puno ng paghanga at respeto sa kanyang katunggali. Hindi nga maitatanggi na si Topper ang isa sa pinakamalakas na power forward dito, kaya naman pinagtutuunan siya ng pansin ni Hanamichi Sakuragi. Wika nga nitong si Ayakot dito nga ya. Team, bigyan niyo ako ng magandang ISO. Ibibigay ko ang hanap ng kanilang ace. Ay sumalalang ibigay nyo sa akin na wika nga nitong ace ng Great Mountain. At dito ay hihingi ka ng isang ISO laban sa akin. Pes, pagbibigyan kita, hinding-hindi ako uurong. Wika nga nitong si Rukawa. At dito nga ay sige, galingan mo, wag na wag kang papadihado. Munyos, kainin mo ng buo ang kanilang ace. Sigawan ng mga tao. At dito nga ay galingan nyo, wag na wag ka ring mag-aatubili, napigilan siya. Sige Rukawa, sa ngalan ng isang ace ng Shuhuku, bit-bit mo ang isa sa napakagandang titulo at patunayan mo yon. Wika nga nitong Sakuragi. Dito nga ay ang dalawa ay talagang napakagandang laban nga at gitgitan nga at gitgitan at labanan nga ang ginagawa ng dalawang ace. Kaya naman ang ganda ng labanan nila, nakakalusot ng konti itong si Munoz, ngunit agad-agad namang naaagapan nitong si Rukawa ang lahat. Ang gandang laban no, wika nitong si Makit. Dito nga ya, para sa akin lang, magarit na kayo o hindi, ang huse ng dalawang to ay magkalapit lamang, ngunit para sa akin mas mahusay ang isang Munoz. Wika nga nitong si Coach Takato. Dito nga ay tama ka Coach Takato, mas magaling nga itong si Munoz kesa kay Rukawa. Ngunit bilang buong kupunan, pag binagbigkis-bigkis, Shuhuko pa rin ako. Wika nga nitong si Sao Chirujina nang biglang isang crossover nga at Shamgad nga ang ginawa nitong si Munoz. At nagwikang, ito ba ang Shamgad ni Sawakita? Ha? Ito ba yon? Hindi, hindi ito epektibo kung sinamahan mo nang isang spin moves. Wika nga nitong si Munoz. Kaya naman dito nga ya, grabe,
What a combo! Ang ganda yung combo na ginawa niya. Sinamahan niya ng spin at ditoy. Iwan ako. Malas! Wika nga nitong si Rukawa. Kaya naman, grabe! Grabe naman yung galaw na yon. Shamgad, tapos sinabayan niya ng spin. Talagang nakakahanga. Kahit nakalaban ako, napapahanga ako sa galaw ng Munyos na to. Wika nitong si Miyagi dito ngay. Isang easy layup at puntos na nga para sa koponan ng Great Mountain Hayat dito ngay. Magaling, magaling, magaling Munyos. Yan nga ang kailangan mong gawin. Mamain at mamain, kakain ng kain itong ace ng kalaban upang mawalang kanyang kumpiyansa sa kanyang sarili. Mahusay, napakagaling. Wika nga nitong si Miss Vivian at dito ngay. Rukawa, kailangan ko ng bawi. Ang ganda ng ginawa niyang galaw, no? Nakakahanga. Lubos akong napahanga. Ngunit alam mo, kapag lang pinapakita, umahanga na ako sa iyo sapagkat alam ko na hihigitan mo yon. Wika nga nitong Sakuragi dito ngay. Tama ka ng sinabi. Hihigitan ko yon. At hindi pwedeng ganun-ganun na lang. Hindi pwedeng matalong kagaya ko sa ganung klase ng galaw. Wika nga nitong si Kaede Rukawa sa bay. Hingingan ng bolat dito ngay. Ako naman ngayon. Ako naman ngayon ang opensa sa iyo, ang depensa. Dito'y magkakasubukan tayo, Munyos. Wika nga nitong si Rukawa dito ngay. Tinatanggap ko ang siyang hamon mo. Ngunit isa lang tinitiyak ko. Hinding-hindi ka makakapuntos. Pangako yan. Wika nga nitong si Kuyang Munyos ng biglang. Anong sinabi mo, hindi makakapuntos? Subukan mo akong bantayan. Wika nitong si Rukawa sa bay. Umatake nga sa kaliwang bahagi nitong si Munyos. Ngunit dito ngay. Grabe, itong si Rukawa ay talagang gigil na gigil. Gusto niyang makabawi. Sige Rukawa, bawian mo siya. Wika nga nitong si Kogure ng biglang. Wala. Nabihag ka lamang sa isang pain. Masyado kang nagpadala sa damdamin mo. Wika nga nitong si Topper at ditoy. Sinamahan nga siya ng Kuyang Munyos. Kaya naman, double team. Naku, patay. Double team agad ang ginawa ng upunan ng Great Mountain High. Napakatuso talaga ng mga to. Wika nga nitong si Mr. Smith at ditoy. Ganyan talagang laro, Mr. Smith. Dinadaan nila sa gulang ang bawat depensang ginagawa nila. Ngunit hanggang saan yan tatagal? Wika nga nitong si Coach Ansay ng biglang. Akala nyo ba may pressure na ako sa ginawa nyo? Pwes, hindi. Kayo lamang ang siyang nabihag sa sarili nyong patibong. Wika nitong si Rukawa sa bay. Isang bounce pass nga at pinadaan nga sa legs nitong si Munyos ang pasa dito ay. Ano? Pasa? Isang pasa ang kanyang ginawa. Ngunit saan? Saan ito patungo? Wika nga nitong si Kuyang Munyos at dito nga ay sa akin lang naman. Wala nang iba pa, sa akin pupunta ang bola. Wika nitong si Miyagi dito nga ay. Yow! Yung bantay mo! Kunin mo na agad! Wala alanganin! Hindi mo siya agad nasipat! Wika nga nitong si Miss Vivian at dito nga ay. Huwag kayong magalala sapagkat hindi naman ako ang siyang pupuntos eh. Wika nga nitong si Miyagi sabay binato nga ang bola sa taas at nagwika nga. Nice pass! Buti naman sa pagkakataon na to ay saktong-sakto na ang pasa mo. Wika nitong sa Uragi sabay dagit at two-hand. Master Halip Slam Dunk nga ang kanyang ginawa at puntos para sa upunan ng ating mga bida. Kaya naman, grabe, grabe talaga ang koneksyon ni Miyagi, Sakuragi at nitong si Rukawa ay nasa ibang level. Grabe, paano nila nasipat ang ganong klase ng pasahan? Wika nga ng mga gulat na gulat at namamanghang mga tao. Ano kayang kakalabasan ng labanang ito? Ang lahat ng yan ay abangan natin susunod na bahagi.